wala na, naudlot na yung plano ng mga nugrarles dito. Sunog na sunog sila dito sa ginawa ni PRRD. Grabe, oh, pahiya ng todo yung mga nugrarles dito. Grabe. Sirang-sira yung mga plano nila, no? Grabe. Oo, kumpleto na sana yung plano nila, kaso medyo nasunog ho sila ngayon, no? So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto nga, no, ang pagbutata at pagpapahiya at sunog na sunog ng mga plano ng Nugrales sa mga Duterte. Ito yung ating pag-usapan ngayon, na talagang ikinagimbal, no? Sayang yung plano na ano, matagal na nilang pinaplano. Eh nasira na naman ulit. Nasira na naman ang plano ng mga Nugrales laban sa mga Duterte. Oo, at eto nga, no, inanunsyo na ho ni PRRD. No, eto na, confirm, Tatay Digong versus Nugrales for Davao Mayor, magtutuos. Oh, grabe. Hindi, akala kasi talaga natin, at marami din naman sa mga netizen na gusto nilang itakbo o gustong posisyon ng mga Pilipino kay PRRD ay national sa Senado nga daw. Kaso nga lang, ang katwiran ni PRRD ay siya ay medyo may edad na at baka hindi niya nakayanin, no? At mas maganda siguro kung mag-mayor na lang siya. At yun, hindi rin natin alam kung sino sa mga Duterte ang tatakbong senator. Kaya abang-abang na lang ho tayo dyan, ha? Hindi natin alam kung magtutuloy ba si Basti or si Kong Pulong Duterte. Oh, siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ang landi, eh, no? Ay, pasensya na pala kayo dun sa video ko, ha? Nung nakaraan, medyo garalgal, oh. Hindi ko na check yung mic natin, no, garalgal pala. So ito na nga, pag-usapan natin, no. Former President Rodrigo Duterte confirmed during presser in Davao on Saturday. Yan. Oh, so tingdi, kaya ko to inano dahil tignan ho natin yung mga comment ng taong bayan dito. Kung ano ang kagustuhan ba nila na itakbo ni PRRD. At eto nga, no, eto sabi dito ni Estrella Lita Francisco, thank you Lord na na babalik ka sa pagka-mayor, Tatay Digong. All Davaoenos will support you and Mayor Basti, go go go. Unsa naman Acheng Migs, barangay tanod na lang. Sabi ni Angel de la Vega, oh, guys, ayaw daw iba si Migs, daghan masuko, daghan magsakit ang tunggol. Ano ibig sabihin ng tunggol? Parang ano yun, ha? Parang iba yung ano ng tunggol. Ano yung tunggol? Tunggol daw, eh, no? Oh, swerte talaga ng Davao. Oh. Hindi, ito sa totoo lang, napakaswerte nyo, Davao. May Duterteng namumuno sa inyo. Kaya wag na kayong mag-aksaya ng boto nyo dyan. Kung ibibigay nyo man lang yung boto nyo sa talagang pwedeng irerekomenda ni PRRD or ng mga Duterte, kung halimbawa na pag ano na sila, hindi na sila tatakbo dyan sa Davao, eh mas piliin nyo pa rin yung irerekomenda ni PRRD. Wag ho yung basta-basta na lang ano, ha, basta-basta na lang susulpot dyan at tatakbo bilang mayor. Eh naku po, eh baka magsisihu kayo bandang huli. Alalahanin nyo ang mga Duterte ho ang may nagawa na dyan at kaya gumanda ng ganyan ng Davao. Kaya naibsan ng krimen at mga droga dyan. No? Kaya ako sa inyo, huwag na ho kayong magpalit. Oo. Oh, eto pa, oh, sabi ni Kathleen, wala may lumaban. Ayaw na mag-effort kung kinsa man lumaban. Kalooy sa imong kauligong, ano to? Kaugalingon. Haha, welcome back Mayor, oh, 'di ba? Wala tanggap ng mga Davaoenyo si PRRD. Oh, eto, yay, welcome back Tatay Digong, oh, 'di ba?
Ayaw talaga nila din ito, mga taga Davao, itong mga nagko-comment to. Ayaw din talaga nila ng ano, ayaw din talaga nila ng ma ano sila, mapasukan ng mga magna. O, alam niyo na yung mga magna, no? Pero dito sa kabilang post dito ay sinabi ko dito na parang kung ano, parang vice mayor ata si ano, ano tandem daw, oh. O, hindi ko lang alam kung sure to, ah. O, Duterte, Duterte, tandem in Davao City. So, mangyayari siguro nito, si PRRD ang mayor, tapos vice mayor si Baste, si Mayor Baste. Sino tatakbong senator? Si Pulong? Pwede rin. Oo, ba, oo. E, para sa akin, okay din naman yun na si Pulong Duterte ang tumakbo. Wala namang problema, at least Duterte pa rin yan. So dito eh no, poor senator Mayor Baste. Oh. Napakaswerte talaga ng Davao. May chance sa plan na ito. Siguro ako sa national ito tatakbo for senator, sabi ni UR Vlog. Oh, kawawa naman yung Davao na bili na ng mga Duterte. Hoy! Ano na bili? Sabi ni Willie, ito ito, i-flex natin niya. Yan oh, sabi ni Willie Bandoho, paano nabili? Ha, paanong nabili, Willie? Ang pagsasabi mo, replyan nga natin to. Sira ulo. Anong nabili ang pinagsasabi mong hayop ka? Oh, yan ha, nireplyan natin. Nabili daw, nabili. Paanong nabili? May katibayan ka na ba? Oo, kawawa naman yung Davao, nabili na ng mga Duterte, kawawa na yung mga Davao. Tingnan nga natin, ah, puta na, ito yung ano eh, ito yung laging ano, haters to. Oo, laging nang nakikita ko yan sa mga post ko sa Facebook. Lagi kong nakikita na haters talaga yan, oo. Eh mukhang addict din to eh. Mukhang addict eh. Mukha malamang sa malamang eh, kaya galit sa mga Duterte to kasi addictus. Diba? May picture pa siya ditong nakahubad. O, siya ba to? Ay, naku po! Parang si ano pala to? Parang si Benny Abante. Gago! Oo, nagtapis pa. Hayop na yan. O, yan na nga natin yan. Eh. Ganyan talaga. Buhay, paging get picket. Iyak si Ilong. Sabi. sabi dito ni Ernesto Tayamura, iyak si Ilong. Sinong Ilong? Ah, si Nograles? No, sino naman to? Ay, putay na. Oh, congrats, congrats, best actor of the year. Sana all movie. Si Raul din talaga yung mga netizen, eh, no? Pag napag-initan ka ng mga netizen, iyak ko eh. Oo, oh, eto, ato dito ni Kiko Pangolinan, na sana all. Kasi pinagagawa niyo. Pero ako, goods ako dito, ah. Kung, ilang beses ko naman na sinabi sa inyo, kahit ano eh, kahit anong itakbo ng mga Duterte, okay na okay sa akin, walang problema. Samantalang panoorin naman natin yung video ni PRRD. Siyempre, manood tayo ng video niya. Video na, ano, confirm, Tatay Digong versus Nograles for Davao Mayor. Magtutuos na. Nako, paktay dito sila Ilong. Oh, yari sila dito, no? Oh, nga pala, bago natin si anon to, ah, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, ah. Malaking bagay po yun para sa ating, ano. Okay, panoorin natin. Pahiwatig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring tumakbo siya bilang alkalde ng Davao City sa 2025 midterm elections matapos tanungin ng mga mamamahayag sa isang press conference sa lungsod kung dapat niya itong gawin. Tatakbo ako dahil hiniling mo, sabi ni FPRRD. Idineklara niyang babalik siya sa kanyang posisyon bago siya naging presidente at ang kanyang anak na si kasalukuyang Mayor Sebastian Duterte ang dapat niyang maging vice-alkalde. Ah, so magiging vice-president nga si, ano, si Mayor Baste. Baka nga si Pulong ang magsisenator. Okay din yun. Tumakbo tayo bilang mayor, siya si Baste ang dapat maging vice-mayor, aniya pa ng dating presidente. Nauna rito sa press briefing, sinabi ng dating Pangulo na wala siyang planong ituloy ang national office, partikular na bilang senador, dahil sa kanyang edad. I think at my age of 73, I don't think I can handle it, let us be realistic about it, sabi ni Tatay Digong sa mga reporters.
I've been your mayor for so many years now. Do you think I can carry a national campaign at my age or do you want me to die? I'm just going to collapse, sabi pa niya. De, alam niyo, dito lang lalo nating napagtanto na ang mga Duterte ay hindi sakim sa kapangyarihan, no? Kasi sa totoo lang, kung halimbawa na kung usapang panalo lang, mananalo to sa pagiging senator si Tatay Digong. Oo, wala nang tanong-tanong dyan. Talagang susuportahan ng taong bayan yan. Yun nga lang, no, dahil may edad na nga siya, kagaya na sinasabi niya, baka hindi niya nakayanin yung kung ano. Yung iba kasi dyan, alam niyo, ito yung kinaganda sa mga Duterte at sa ibang mga politiko. Yung ibang mga politiko or yung mga ibang politiko na tumatakbo ngayon, basta mapag-usapan lang, basta sumikat lang sa social media, may plano na agad tumakbo bilang senator. O, ganun kadalasan eh. May mga ano agad sila, may mga agenda. May mga talagang, alam mo yon, yung tipong kahit hindi naman nila kaya yung trabaho, ala, pasok lang. Oo, takbo lang ng takbo. Oh, alam naman nila basta sumipsip lang sa gobyerno, okay na. Alam naman nilang mananalo sila dahil sumipsip sila sa gobyerno. Pero to si PRRD, mananalo to sa pagiging senator, posibleng hindi manalo yan. Kung sa survey nga lang, laging number one yan. Tsaka, mas gusto nga ng taong bayan na ng buong Pilipinas na tumakbo siya bilang senator. Kaso nga, mas pinili niya ho yung Davao na doon na lang muna siya sa pagiging mayor. So maganda rin naman yun. Yung nga lang, ang pinagkaiba doon, hindi tayo makakaboto, hindi tayo makakatulong sa kanya. Yun na lang, yung suporta na ibinibigay natin, yun yung may bibigay na lang natin sa kanya. Pero tayo, hindi tayo makakaboto kasi di naman tayo taga Davao eh. Diba? Kung gusto niyo magpa-transfer na kayo doon. Tsaka alam ng mga taga Davao yan na susuportahan nila ang mga Duterte. Hindi matatalo mga Duterte diyan dahil ang mga Duterte ay matagal nang may napatunayan ng halos ilang taong. Kagaya na sinabi ni PRRD, kung ikaw gagagugagong mayor ka or gagagugagong pinuno ka ng isang bansa or isang lugar, hindi ka tatagal ng almost 20 years. Hindi ka tatagal ng halos 20 taon sa pamumuno mo kung ikaw ay napakatulonggis na, halimbawa, mayor, ganun. So, ibig sabihin doon, kaya nga umabot sila ng ganun katagal hanggang sa kay BP Sara, kay Basti Duterte, kay Pulong, kay PRRD ngayon natatakbo nga bilang mayor ulit, dahil may nagawa silang na maganda sa Davao at talagang yun ang tinatandaan at talagang nakikita ng taong bayan doon sa Davao. At kahit nga ako na tiga Maynila, tiga Taguig, pag pupunta ako ng Davao, talagang manghang-mangha ako dahil sobrang ganda ng lugar na ho yun. Sobrang linis. Yung mga, di ba, nabalita pa nga sa kay Corina Sanchez. Kung hindi nyo napapanood, pero siguro ihiwalay na lang natin video yun, no? Inilabas ho doon sa video ni Corina Sanchez kung gaano kaganda nung proyekto doon sa Davao na yung mga wiring. Wala ka sa mga, siguro hindi pa naman 100% sa buong Davao na nagagawa yun. Pero doon sa video at ayon din sa pagpunta ko doon, sa nakita ko, wala hong mga wiring sa mga poste. Wala hong may kitang wire sa Davao. Parang sa kay OJC compound lang ho yan, lahat po ng wire nasa ilalim ng lupa. Na yun dapat ang maadapt ng buong Pilipinas, ng iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, na gawin nila or gayahin nila yung ginawa sa Davao. Alam niyo, napakaganda doon, no? Bukod sa iwas ang jumper. Shout out sa mga jumper diyan. Bukod sa iwas din ng nasa ilalim talaga yung mga wiring na napakaganda tingnan at napakalinis ng syudad tingnan pag wala yung mga wiring. Kasi sa Maynila, halos buhol-buhol eh. No, buhol-buhol at
tawag dito, akala mo may Spider-Man sa bawat lugar. Oh, daming mga wire na nakakalat. Oh, kaya kapag nabangga yung poste, wala na, brown out na. Oh, sa Davao walang ganoon, lahat ng mga wiring nasa ano, at saksi akong buhay diyan dahil nagpunta ako doon. At gustong-gusto ko lalong balik-balikan doon yung pinaka yung ginawa ni Congressman Pulong na na-issue pa nga siya doon yung ano, yung daanan, yung kalsada doon, napakaganda doon sa lumalapit sa dagat. Nakalimutan ko lang kung anong tawag doon, pero goods na goods, no. So tuloy natin. Sinabi rin niya na ang media ay nag-iisip lamang tungkol sa mga plano para sa kanya na maging senador sa mga botohan sa susunod na taon. Kung magkatotoo man ang sinasabing ito ni FPRRD, malamang na magtatapat sila ni Migs Nograles sa pagka-alkalde dahil dati pang napapabalita na tatakbo ito sa Davao sa suporta ni Speaker Martin Romualdez. Ah, kaya naman pala. Kaya pala nung nakaraan, pumunta sila doon na may pabilang-bilang pa. Siya napanood yun yung bilang-bilang ni Meg. O nga, 1, 2, 3 ha. Pag sinabi ko 1, 2, 3, at ano, magpalakpakan kayo ha. Ah, kaya pala nung nagkabaha sa Luzon, mas inuna pa ang Davao tulungan ni House Speaker. Kasi nga, may plano palang magpasiklab doon si Meg. Ah, okay, gets na namin. Kaya naman pala eh. Doon, sa Maynila, may sakuna, sa Davao namigay ng tulong. Ah, ganun pala yun. Yung kaso, hindi nyo mauuto yung mga taga-Davao. Sorry na lang kayo. Hindi nyo mauuto ang mga taga-Davao. Ano lang kayo dyan? Pagtatawanan lang kayo ng mga yan. Ayon kasi kay Juan Nationalist ay, Insider Report, Congresswoman Migs Nograles will challenge the Dutertes for the mayorship of Davao City. Migs Nograles is a lawyer while the current mayor of Davao is a spoiled drug addict. BBM and Martin Romualdez will back her. Pero kung kakampi ni Migs ay si Marcos at Tamba na di naman butante sa Davao, mananalo kaya? Kaya ang kakampi ni Tatay Digong sa Davao ay mga butante doon. Ayun nga sa pagsupalpal ni Hannah Granado ay, if you have not lived in Davao City for the last 30 years or so, then you have no right to tell us who to vote. You would not understand because you never experienced Davao in chaos and the only person who brought peace was someone who's not the mayor. Classy and pa-social like this Disney princess here. We don't need beauty and brains as you would have defined her. We need fangs and fists to fight crimes and protect our peace here. What would this lady even do? Intelligence without real compassion. Wait lang, napaisip ako. Ba't tinatawag na ilong si Nograles? Napaisip lang ako. Bakit siya tinatawag na ilong? Ano bang nangyari sa ilong niya? Hindi, napaisip lang ako kung bakit tinatawag siya na ilong, bakit siya tinatawag na ganun. Hindi, napapaisip lang ako. Bakit ano, malaki yung ilong niya sa personal? Hindi, sino ba yung mga taga-Davao dyan na supporters natin? Ano bang history niya? Ba't tinatawag siya na si ilong? Nagparetoke, ganun. Hindi ko kasi kilala to si Nograles na to, no? Na rinig ko lang ang pangalan niya at napanood ko lang siya nung bumabanat siya kay BP Sara. Oh, pero yung ano, at saka kay Alice Goo. Oh, doon ko siya nakita, no? Yung binutata siya ni Alice Goo, no? Ito naman yung katwiran ni FPRRD, bakit ayaw niyang tumakbo bilang senator. So panoorin ho natin. Mayor, si Salvador Panilo naging tuhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayang imong daganan according to attorney Panilo. Well, let me put it this way. Kilala man niya kapin yung mayor or so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age?
or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Sir, are you considering local position? Yeah. Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Mayor. You yan. Mayor. Who else? Ikaw. Of course. Yes, also the of course. Mayor. Kaya mayor kayo. Thank you, sure, kaya mo pa, Mayor. Kaya mo pa. Sure, mayor. Mayor na nga tayo. Yan ang gusto. Is it in public clamor? Yes. Among social media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the yes, of community, you know? Yes, of course. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, yes. Sige, mayroon tayo. Upon Mayor Baste and... What will happen to Mayor Baste? He should be the Vice Mayor. Oo nga, Vice Mayor nga si Baste dito, guys. Okay. Oh, Vice Mayor. No, Vice Mayor. Si Mayor Basti Duterte ang tatatakbo. Ito na nga, no? Oh, Nograles ang matras na sa pagka-mayor. Natakot agad kay PRRD. Matras na ba? Matras agad? Wala pa nga yun, ah. Naku po, matras agad, oh. Matras na daw pala, eh. Hindi natatakbo ng pagka-mayor si Nograles. Why? 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 Wala kang pampailong, ay. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Okay, panoorin natin to. Inasana ang plano ni Mix Nograles. Oh. Tatakbo itong mayor sa Davao City. Oh. Kakalabanin si Mayor Baste sa darating na 2025 midterm elections. Ngunit tila nagbago ang kanyang isip nang napagpasyaha ni dating Pangulong Duterte na tumakbo ito bilang mayor ng Davao City. Okay. Biglang nakaramdam ng takot si Mix Nograles at gusto na itong umatras sa pagka-mayor sa Davao City. What? Yard? Sige na, wag na, Git. Tumakbo ka na. Gago! Oo, oh, Nograles, takbo lang ng takbo. Takbo lang, wag ano, walang ano, hindi ko naman nanalo eh. Hindi, ito, may kukwento pala ako sa inyo bago natin tutuloy yung video. May mga napapanood ako ngayon ng mga vlogger, syempre, tansu vlogger. Ano pa ba nga asahan natin dun eh, mga bayaran yung mga... So... Sinasabi nila, tatakbo daw si PRRD dahil wala na daw pera. Wala na daw pera si PRRD kaya tatakbo na lang daw ulit. Sabi ko, kung ang mga Duterte, para naman sa akin, kung ang mga Duterte ay magnanakaw sa kaban ng bayan, kung sila ay mga kurap, edi sana sa national na. Edi sana sa ano na. Sa congressman na. No, sa pagiging congressman, maraming pera dun. Tsaka walang record ng ganyan ng mga Duterte. Huwag niyong igaya yung mga yan sa mga bossing niyo ngayon, ha? Huwag niyong igaya yung kay Tamba. Oo, napuro lang pag nanakaw sa kaban ng bayan ang pinaggagawa. Eh, tatawa lang ako dun sa mga vlogger. Eh, sabi, tatakbo kasi wala ng pera. Pero nung sinasabi nyo nung nakaraan, bilyon-bilyon yung nanakaw ng mga Duterte sa nung panahon ni PRRD sa pagiging presidente. Tapos ngayon, tatakbo naman dahil wala na daw pera. Sinusunog. Eh na ano eh, kayo din yung sumusupalpal sa sarili nyo eh. Sabi nyo dati, mga Duterte, maraming ninakaw yan dito. Maraming ninakaw yan sa ano, sa kaban ng bayan. Bilyon-bilyon daw, bilyon-bilyon, tapos binenta daw yung West Philippine Sea. O ngayon, biglaan na naman silang nag-iba na naman. O tatakbo daw ang mga Duterte kasi wala nang pera. Eh, akala ko ba mayaman na mga Duterte, tapos sasabihin nyo wala nang pera. Ano ba talaga? Eh, ang hirap sa inyo eh, puro lang kayo kuda, wala makinilalabas na ebidensya.
So, katulad ni Mike Abby dyan. Ni ano, netong ni... Sino ba to? Si Trililing. Oo. Oh, natatakbong mayor. Ewan ko lang kung mananalo sa Caloocan yan. Oh, hindi ko lang din alam ha. O nga pala, may bali-balita ako kay Trililing. Wait lang ha. Wait lang. Basta saglit lang. Dismiss ko lang saglit. Kasi ganito, nai-issue yung about sa Smartmatic. So, etong si Trililing pala, may naging kasunduan sa ano, sa mga bangagers. May naging kasunduan sa mga bangagers na ipapanalo siya with the, alam mo na, pangdaraya ganun. Ipapanalo siya sa larangan ng pandaraya. Kaya siya nag-iinaso at nagpapasikat sa mga bangagers. Yun yung nasagap ko na balita, ha? Eh, posible naman na mangyari yun dahil alam naman natin na uso naman talaga ang dayan. So, kung sakali man na manalo si Trililing dyan sa Caloocan, eh, alam na this. Gago! Ngayon, mapunta tayo dito. Isa din to, no? Oh. On one hand, I badly wanted PRRD to be senator as his voice is needed in the Senate, also to foil Martin's reach and power in both houses. They removed Subiri, whom they cannot control, and put Chiz, who is a Marcos loyalist and whose father also served Marcos Sr. Wrong, the other, Davao, is being consistently attacked. They've been changing police forces, and Davao is very important to Mindanao. Yes. The Marcos Romualdez regime is finding it hard to penetrate most of Mindanao with a Duterte in power in the center of commerce. Kaya nga kahit Luzon ang binagyo, Mindanao ang pinamumudmuran ng ayuda. Oo nga, hindi, dyan nga kami takang-taka eh. Yung pala, dahil pala yan kay Nograle. Oo, gustong magpasikat ni Nograles doon sa Davao. Kaya kahit na sa Maynila or sa Luzon nagkabaha, eh sa Davao namigay ng tulong. Aminado naman ako na maraming tao nung pumunta doon. Pero alam nyo, ipaulit-ulit ito natin sinasabi yan, na kahit nga ako eh, pipila at pipila ako sa kung may papila man si Romualdez dito sa Taguig. Oo, pipila ako. Bakit? Sayang yun eh. Pera ko din naman yun eh. Pera din naman natin yung pinamimigay nila. So, tanggapin natin. Pumila tayo. So, hindi ibig sabihin nun, iboboto ka na ng tao. Yun ang mahirap doon. I believe Davao is the last bastion. They take control of Davao, they will take control of Mindanao. They completely weaken the Dutertes in Davao. They can pay any other politician. With Rodrigo Duterte as mayor, they cannot just freely go in and out. So being mayor of Davao is equally important in a national scale. The Dutertes cannot let go of their stronghold not just for Davao, but for one city in the Philippines, which will be the center of resistance. Baste needs to be VP, so he can take over when and if PRRD is called to do bigger things. Marami naman ibang senator that we can support. Let's wait for PRRD's list. And may God continue to give PRRD a long and healthy life because he wants to serve and fight instead of enjoying his retirement. May God remove 2 years from the life of every corrupt congressman and add it to this. Pero alam nyo ha, tawag dito ang titindi ng mga binitawang salita ni PRRD sa mga gagawa ng gusot sa kanilang lugar. Pag nakabalik si PRRD bilang mayor, tapos ang mga adik. Hindi kasi meron naman din talaga eh. Merong talagang may mga parang nagbabalikan. Diba? May mga bumalik ulit sa pagtitinda or pag pulburon diyan sa Davao. Kaya nga ngayon pinawinarningan na ho ni PRRD yung mga addict na yan, yung mga drug lord na yan. Yung mga siraulong yan na kapag ako ay nakabalik muli, paktay kayo sa akin lahat.
Oh, panood ko yun. Grabe, sabi ko, grabe si PRD. Hanggang ngayon, wala pa rin talagang kupas. No, hindi yun naman talaga dapat eh. No, hindi ito, hindi naman ako sangayon sa, hindi naman po ako sobrang ano, na yung gustong-gusto ko, may namamatay, hindi ganun. Ang akin lang, kung isang tao na nakakasira sa lugar mo o sa bansa mo, eh, kailangan mong talagang mawala yan dyan. Kailangan maubos yung mga gagong yan. Dahil pag hanggat hinahayaan mo lang ng hinahayaan mo yung mga yan, dadami at dadami pa ang sisiraing buhay at pamilya ng mga yan. Oh, tulad dito. Abay, may isa agad doon yung lista na supporter ni Mix Nograles. Aba. Tila nagyabang. Ang sabi niya, Inside Report. Congresswoman Mix Nograles will challenge the Duterte's for the mayorship of Davao City. Bakit si ito si Congressman Mig Nograles. Ano na bang nagawa niya diyan sa Davao? Ni tanong lang, kung saan man siya pagiging congressman, sa Davao City may nagawa na ba yan? Anong nagawa niya bilang congressman? Buti pa si Pulong Duterte, congressman tuloy, kala ko si lalaki. Congresswoman, buti pa si Pulong Duterte, may nagawa. Kaso nga lang, sinilip yun ng mga anti-Duterte. Ginawan ng butas kasi nga, pahiya itong si Nograles. Malamang sa malamang, baka si dahil kay Nograles, kaya pinuntirya si Pulong. Mix Nograles is a lawyer, while the current mayor of Davao is a spoiled addict. BBM and Martin Valdez will back her. Ipinahiya naman, nag-netizen na nagkangalang Hannah Granado, itong si Mix Nograles. Ang sabi niya sa kanyang post, if you have not lived in Davao City for the last 30 years or so, then you have no right to tell us who to vote. Tama. Hindi naman puta lang siya. You would not understand because you never experienced Davao in chaos. And the only person who brought peace was someone who's not demure, classy, and pasosyal like this Disney princess here. We don't need beauty and brains as you would have defined her. We need fans. Yeah, pero ako, aminado ako dyan, lahat pa rin. Alam nyo, wala kaming namintis na Grab driver or taxi driver dyan sa Davao, wala kaming namintis na ayaw nila sa mga Duterte. Ito to, lahat ng mga driver dyan na mga nasasakyan namin, pagpupunta kami ng mall, galing dyan sa KOJC, talagang tinatanong namin, boss, anong pagkakakilala nyo rito sa mga Duterte? Sabi niya, wala, no, sobrang napakaganda ng pamamalakad ng mga Duterte dito. No, sobrang ayos ng lugar namin. Dati ako, na-hold up pa ako, sabi niya. Nakakakwento namin mga tao doon. Ako nga dati, na-hold up ako. Pero nung panahon, matanda na rin siya. Pero nung panahon na yan na, inumpisahan na ni PRRD yung pagtaboy sa mga masasamang loob dito sa Davao. Talagang umayos at naging okay itong Davao City na to. Kasi noong panahon daw pala, is konting kibot mo ay parang tawag dito sa gilid-gilid lalo sa mga madidilim na lugar may mangu-hold up at mangu-hold up sa'yo at ayun pa nga masama minsan na may namamatay pa, may pinapatay pa yung mga hold upper na yun. Pero nung pumasok na ang mga Duterte, Diyan na naging okay ang Davao. Hindi ka na mangangamba na maglakad ka ng madaling araw or gabi sa Davao dahil wala na yung mga hold upper noon, no? Kaya napakaayos ng Davao, tapos papalitan halimbawa man na parang kung sakali mang hindi tumakbo si PRD bilang mayor o hindi na tumakbo ang mga Duterte bilang mayor, mapapalitan ng ibang mayor, back to normal na naman yan malamang. Back to normal na naman yan malamang. Kaya nga, ewan ko lang, mag-isip-isip ka na, ang payo ko lang dyan kay Nograles, mag-isip-isip ka, ikaw ako sa'yo, mag-congresswoman ka na lang ulit. At mga taga-Davao, meron ano dyan na yung party list, yung pinsan ng mga Duterte, nakalimutan ko yun. Basta, pag naalala ko.
So yan, ano may kukomento nyo sa napanood yung video ngayon, sa na-reaction na natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At napakalaking tulong po nung pag-like, pag-share nyo. At syempre, kung gusto nyo, damay nyo na yung join button. And super thanks, napakalaking tulong po yan para sa ating YouTube channel. Na yan lang ang tanging ha, napakalaking bagay po sa aming mga Banateros Brothers at sa iba't ibang mga DDS vloggers. Yun, maraming maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuuruman, Banateros ay tinutulungan.